Pwede, pag sinabing tumor, pwedeng benign. Ibig sabihin, slowly growing, no? Pag tinanggal, hindi na magre-recur. Pag malignant naman, mabilis yung paglaki. Pag tinanggal, pwede rin mag-recur o pwedeng hindi matanggal lahat, no? So, ang tanong mo, anong cause? Minsan, basta na lang, no? So, minsan sa genes natin or minsan na-expose sa virus, maybe radiation, yung mga ganon. Anong mga radiation ang pwede mag-cause? Meron bang mga sobrang mga test, mga MRI or what, CT scan? A test, oo. Anong radiation? Radiation. Yung mga X-ray, hindi yun mag-cause kasi seconds lang yun. Yung constant, chronic, yung mga maybe nuclear thing, yung mga ganon na. So wala tayong laban talaga doon sa mga... Mm-mm. Basta na lang, it just occurs. Yung iba sinasabi, yung cellphone, yung mga cell site. Ano ba pag-aaral ngayon? Yung iba, madaming nagsasabi baka yung cellphone. Iba-ibang cellphone kasi, iba-ibang intensity ng radiation. Natulog ka, wag mo ilalagay sa ulo mo. So ilayo mo sa'yo, yung mga ganon. Pag nag-answer ka ng call, maybe headphone or speakerphone. Pero wala pang hard evidence na nagko-cause talaga yun ng brain tumor. Pero ano feeling nyo in the future, in 10, 20 years? Mm-mm. Mukhang lalabas na negative o parang... Ang maganda lang na prevention. No? So, wag nating gawin na laging natulog tayo, malapit yung ano yung phone, or pag nag microwave tayo, no? So minsan microwave? Yung microwave, sabi nila nagko-cause ng breast cancer because of the ano radiation. So kung pwedeng hindi dito, ilagay yung microwave sa taas para hindi direct sa chest. Pero wala ngang hard evidence for that. Pero wala namang masama kung mag-ingat. Wala naman, walang masama. So sa brain tumor, anong mga gamutan ang magagawa nila kung meron? Tsaka yung gamot daw na binigyan ng steroids, para saan yung steroids? Alam mo, pag may brain tumor, yung area around it namamaga. So yung steroids, hindi para sa tumor, kundi pang tanggal lang ng pamamaga. Okay, pag natanggal yung maga, kasi halimbawa, maliit lang yung tumor, pero malaki yung pamamaga, malaki yung panghihina or deficit ng pasyente, yung steroids sa maga lang. Pwedeng tanggalin to, i-opera kung halimbawa accessible yung area. Pag malalim naman, gitna siya, mahirap naman tanggalin yung nasa gitna. So, ginagamma knife o nira-radiation. Nira-radiation. Napag-usapan na rin yung tumor. Meron din bang tumor sa ibang part ng nervous system? Dito nga, may tumor ba sa ibang parte? Sa ulo lang ba? O pati dito sa... Sa lahat ng bahagi ng katawan, pwedeng magkaroon ng tumor sa spinal cord, sa nerve. Kung halimbawa, spinal cord ang affected, paralyzed from here down. Kung nerve, may sobrang tindi ng manhid, no? Shooting pains down to one side of the body. Kung halimbawa, itong nerve ang affected, may tumor na lumalaki, mahina to, tsaka grabe yung sakit. Marami rin cases nito. Hindi meron siya as common, pero meron din. Ang TB of the bone, pwede rin? Meron bang gano'n? Okay, halimbawa, yung TB ng bone, infectious yon, no? So, magkakaroon ng nana dito, no? Yung nana pupunta dito sa spinal cord, mag-iipit sa spinal cord. Tapos, yung nana kakalat din dito. Yung TB abscess kakalat din sa nerve. So, magkakaroon ng paralysis, panghihina yung lower part. Halimbawa, ito dito yung abscess, from here down, paralyzed. Kung dito naman yung abscess, from shoulder down, paralyzed. Depende kung saang lugar. Okay.